Allahu, Allahu, Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang ibig sabihin, para sa mga hindi mananampalataya o sa mga hindi pa Muslim, sumayin niyo ang kapayapaan, pagpapala at ang habag ng ating tagapaglikha. Sa muli sa maikling oras, narito tayo upang magbigay ng maikling kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam. At ang topic na aking tatalakayin, insyaallah, sa kapayintulutan ng ating tagapaglikha ay ang tungkol sa tamang paniniwala sa pinaka-isa sa kilalang propeta o sugo ng ating tagapaglikha na walang iba kundi si Propeta Jesus sa makaninawang kapayapaan. Dahil sa katauhan ni Jesus Kristo, maraming tao ang nalilito. Kung kaya't narito tayo upang magbigay ng maikling kaalaman patungkol sa kung sino ba si Jesus Kristo at kung ano ba ang tama na paniniwala sa Kanya. Dahil kilalang kilala si Jesus Kristo sa mga kanyang kapayapaan para sa mga Kristiyano na sinasabi natin. At para sa kanila, isa sa kanilang paniniwala na si Jesus Kristo ay anak ng Diyos. O di kaya, meron pang iba na nagsasabi na siya ang Diyos na nagkatawang tao at siya at ang Espiritu ay isa. So, inshallah sa maikling kaalaman o sa maikling oras na ating maibabahagi ay mabigyan natin ng tamang konsepto ang paniniwala kay Jesus Kristo. Bilang isang Muslim, mga kababayan na wala pa sa pananampalatayang Islam, kami ay naniniwala kay Jesus Kristo sa makaninawang kapayapaan. Actually, walang matatawag na tunay na Muslim hanggat hindi niya papaniwalaan si Jesus Kristo bilang propeta o isa sa dakilang sugo ng ating tagapaglikha. Bilang isang Muslim, naniniwala ako na si Jesus Kristo ay ipinanganak ng walang ama. At naniniwala rin ako na si Jesus Kristo ay nagpagaling ng may mga sakit. Naniniwala rin ako na si Jesus Kristo ay nagbuhay ng mga patay at nagpagaling ng mga bulag o pinakita ang mata ng mga bulag, pinalakad ang mga pilay at iba pang milagro na kanyang ginawa. Ngunit, ang mga milagro na ito na ginawa ni Jesus Kristo, mga kababayan, para sa ating kaalaman, ito ay hindi niya ginampanan o ginawa ng saganang sa kanyang sarili lamang. Dahil siya mismo, sinasabi niya rin sa Biblia na, I can of my own self do nothing. Nang ibig sabihin na sa kanya o kung sa kanyang sarili lamang, ang mga bagay na ito ay hindi niya magagawa. So, malinaw mga kababayan na sa kapayintulutan lamang ng Diyos na nagsugo sa kanya kung bakit nagagampanan niya ang mga milagro na kanyang ginawa. Bilang Muslim, katulad ng sinabi natin kanina, hindi kami matatawag ng Muslim hanggat hindi namin siya papaniwalaan. Ang tamang paniniwala o konsepto kay Jesus Christ sa mga kanyang ang kapayapaan ay siya lang ay isa lamang sugo. Na ibig sabihin ng sugo ay tagapaghatid ng mabuting balita, tagapaghatid ng utos kung ano ang ipinag-utos sa kanya ng ating tagapaglikha. Dahil maging siya, sinasabi niya sa Biblia, sinasabi niya, ako ay huwag niyong isipin na ako ay naparito upang sirain ang mga batas na nauna sa akin o ang mga propeta. Ako ay naparito hindi upang sirain, kung hindi upang ipatupad. So, ibig sabihin mga kababayan, na si Jesus Kristo, bago siya, merong sugo na nauna sa kanya. At ito nga ay walang iba kundi si Propeta Moises. Na si Propeta Moises, ang kanyang turo noong kanyang kapanahunan ay sumamba lamang sa nag-iisang Diyos. At ganun din ang turo ni Jesus Kristo. Sumamba lamang ang tao sa nag-iisang Diyos. Hindi niya tinuruan ang tao na sambahin siya o gawin siyang Diyos, pati ang kanyang ina na si Virgin Mary.
Dahil sinabi ni Jesus, sumakanya ng mga kapayapaan sa Biblia, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila bilang nag-iisang Diyos na tunay at ako na si Jesus na iyong isinugo. So, malalaman natin dito sa statement ni Jesus Christ sa mga kanyang kapayapaan na meron siyang pinapakilalang Diyos at pinapakilala niya ang kanyang sarili na siya ay sugo lamang. At ito ay malinaw rin na sinabi niya sa Banal na Quran. Sinabi ni Jesus sa Banal na Quran, "Wa inna laha rabbi wa rabbukum fa'abuduhu hada siratal mustaqim." Na ibig sabihin nito mga kababayan sa malapit nitong kaulugan, sinabi ni Jesus, "At katotohanan ang Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Sambahin natin siya. Ito ang matuwid na landas." So maging sa Biblia pala o sa Quran, ang paniniwala ni Jesucristo o ang kanyang tinuturo ay ang maniwala lamang sa nag-iisang Diyos. Ito ang pagpapakilala ni Jesucristo sa kanyang sarili. Siya ay isang sugo at siya ay tagapaghatid ng mabuting balita. At para naman sa karagdagang panakaalaman tungkol sa pagsilang kay Jesucristo sa mga kanyang kapayapaan, mga kababayan na hindi pa Muslim na aming taga-subaybay, hindi ko si Jesucristo ay pinanganak ng walang ama, ay tatawagin na natin siyang anak ng Diyos. Dahil katotohanan, mga kababayan, kung nalalaman lamang natin na ang unang tao na nilikha ng ating tagapaglikha ay walang pinagmulan. Ito nga ay walang iba kundi si Propeta Adam alayhis salam. Na si Propeta Adam, wala siyang pinagmulan. Wala siyang nanay, wala siyang tatay. Kung si Jesucristo ay ipinanganak ng walang ama at ituturing natin siya na Diyos, hindi ba't mas meron pang karapatan na si Adam ay maging Diyos din dahil wala siyang pinagmulan. Mas kakaiba ang pagkalikha sa kanya. Pero hindi ito ang tamang paniniwala. Ang tamang paniniwala, mga kababayan, na dapat nating malaman na ang ating tagapaglikha sa kanyang kadakilaan, siya ay lumikha ng tao sa iba't ibang pamamaraan. Dapat natin malaman na ang unang tao ay walang pinagmulan na nilikha ng ating tagapaglikha. Ang ating tagapaglikha o ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang kadakilaan, siya ay lumikha ng tao sa iba't ibang pamamaraan. Una, tao na kanyang nilikha ay si Adam. Na siya, si Adam ay nagmula sa luwal. At sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya ay maging tao o magkaroon ng buhay. At pangalawa na tao na nilikha ng ating tagapaglikha ay si Eva o si Hawa na nanggaling siya sa tadyang ni Adam. At ang pangatlo na tao na nilikha ng ating tagapaglikha ay tayo. Tayong mga tao na naglitawan sa panahon ngayon. Tayo ay nagmula kila Adam at Eva. Sa pamamagitan nila, sila ay nagkaroon ng anak hanggang nagsalin-salin lahi hanggang sa lumabas tayo. At ang apat na tao na nilikha ng ating tagapaglikha ay walang iba kundi si Jesucristo sa mga kanyang kapayapaan na galing sa babae, wala siyang pinagmulan na lalaki. Kabaliktaran ni Eva. Na si Eva ay galing sa lalaki, wala siyang pinagmulan na babae. So, ang tamang paniniwala bilang panghuli, mga kababayan, kay Jesucristo, siya ay sugo lamang ng Diyos, tagapaghatid ng mabuting balita, at hindi natin dapat sambahin dahil hindi niya ito itinuro. Kaming mga Muslim, naniniwala kami kay Jesucristo, minamahal namin siya, sinusunod namin ang lahat ng kanyang kautusan, dahil ito ay isa sa paniniwala ng mga Muslim. Isa ito sa anim na paniniwala ng mga Muslim na paniwalaan ang lahat ng mga propeta. Paniwalaan ang lahat ng mensahero na isinugo ng ating tagapaglikha. Wala dapat tayong pipiliin sa kanila. Lahat sila ay ating tatanggapin at wala tayong itatakwil sa kanila. Dahil ang mga propetang ito, sila ay meron lamang iisang misyon kung bakit sila sinugo ito sa lupa. Katulad nga ng sinabi ng Allah sa Quran, sinabi niya, "Walakad ba'atna fi kuli ummatin rasulan ani abudullaha wa ijtanibut tagut." Na ibig sabihin nito mga kaibigan o mga kababayan na aming taga-subaybay, sinabi ng Allah,
katotohanan na sa bawat bansa kami ay nagpadala ng sugo o propeta na nagsasabi sa mga tao na sambahin lamang ang nag-iisang Diyos at lumayo sa tagot. Nang ibig sabihin ng tagot, mga kababayan, ito yung mga bagay na sinasamba natin maliban pa sa ating tagapaglikha. Mapa ano pa mang bagay yan, mapaupuan, maparibulto, mapatao na hugis sa kahoy, mapatao na hugis sa bakal o ano pa man na hindi naman lumikha sa atin. Ito ay mga kabilang sa tinatawag natin na tagot. So mga kababayan, hanggang dito na lamang po ang kaalaman na aking maibabahagi at naway nalinawan tayo sa kung ano ba ang tamang paniniwala kay Jesus, dahil hanggang sa ngayon mga kababayan, marami pa rin sa mga tao ang hindi lubos na nakakaunawa nito. Kaya't bilang isang Muslim, ito ay obligado sa amin na ipahayag sa inyo ang katotohanan tungkol sa katauhan ni Jesucristo sa mga kanyang kapayapaan. So hanggang dito na lamang po. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awake with the light of the dawn, whispering with joy in my heart and with praise on my lips in stillness and twilight.